Welcome again sa ating YouTube channel. So ngayon mga boss, nandito naman tayo sa area na kung saan ay magsasagawa na tayo ng pabaon. So ngayon ang bulaklak natin ay nasa 24 days na. So ito siya oh. So nagsimula na siyang may amoy na siya na parang mabango na. So bukas mag-umpisa na mag full bloom ang ating mga bulaklak. Ayan. So, reverse camera ko mga boss para makita nyo ng klaro. So, ayan. Ang ating bulaklak na isprihan ngayon. Pabaon. 24 days yan mga boss. Ayan. So, makikita po natin, napakalinis pa rin. At halos wala po tayo nakikita ng mga hovers dito. Kung naalala nyo mga boss, ito inaprihan ko noong first shot, 13 days siya, at hindi ako nakapag second shot. Ayan, kung natatandaan nyo mga gamot na ginamit ko sa first shot, pwede nyo rin gamitin kung gusto nyo, pero kung mayroon naman kayong alam na mas maganda naman ang mga gamot, yan na lang gagamitin ninyo. Ayan. So diretso na ako ngayon sa pagpabaon nito. Ito, ayan, napaganda ng kanyang bulaklak. So hindi pa nakabuka. Hindi pa yan nakabuka, kaya pabaonan na natin bago siya bumuka. Kasi bukas, alam ko napakarami ng mga pollinator dito na tulad ng mga bubuyog at saka mga langaw, pang iba nating mga bulaklak. So ngayon mga boss, papakita ko sa inyo sa video kung anong mga sangkap na ginagamit ko, mga insecticide at fungicide pati foliar fertilizer na ginagamit ko sa aking pabaon. Yan, so mapapansin ninyo mga boss, yung klima natin ngayon ito. Yan, medyo madilim yung paligid. Parang uulan siya ngayon. So kailangan natin 'to isprehan upang maproteksyonan siya ulit. Lalong-lalo na pabaon ito, napaka-importante. O ngayon may mga meron na tayong nakikita mga pollinator, mga langaw. Yan, na bumibisita na kasi medyo bumabango ng ating mga bulaklak. So ipapakita ko muna mga boss ang aking mga dala na insecticide at fungicide, pero mamaya ipapakita ko sa video. Sa pag-edit ko na lang, ipapakita ko sa video ko ang mga pangalan nito, kasi yung iba nabura na yung mga pangalan nito. So bali ito lang ang ginagamit ko. Itong insecticide natin, isa, dalawa, tatlo. Bali tatlong insecticide lang ang gagamitin natin. Isang fungicide at isang foliar fertilizer. Itong foliar natin. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yan. At kung ilang ml ba ang nilalagay ko sa isang drum na tubig. So mga boss, titingnan nyo lang kung paano po ako mag-apply ng pag-spray. Kung ano ba ang paraan ko ng pag-i-spray sa pabaon. At kung ano-ano ang mga insecticide at fungicide at foliar fertilizer na ginagamit ko sa aking pabaon. So sana mapanood nyo hanggang sa matapos itong video na ito, para maidea naman kayo kung ano ang mga ginagamit ko sa aking pabaon. So sana mag-successful naman ito, kasi palagi naman natutuloy ang ating mga bulaklak na ini-sprayan. So sana mga boss, panoorin nyo hanggang matapos ang video na ito. Tara, maghalo na ako. So ito na ang ating fungicide. Ang una kong ilalagay ang ating fungicide, yan ay ang Ortibatap. 180 ml sa isang drum na tubig ang ilalagay po natin. So
Pagkatapos nating ilagay ang ating 180 ml na Ortiva tap na fungicide, ay hahalo agad natin. Yan, para ma-mix na kagad. Yung tubig natin ay kalahating drum pa lang yan. At ito naman ang ating insecticide na Hoppers Specialist, 80 ml sa isang drum na tubig. At pagkatapos kong ilagay ang 80 ml na insecticide, ay agad kong hinahalo yan. Kalahating drop na tubig pa lang yan, kasi pupunain po natin yan pagkatapos natin ihalo lahat ng mga insecticide po natin mamaya. At ang susunod ko na ilalagay ay itong ating Silicron na panlaban ko sa trips. 120 ml lang ang nilalagay ko sa isang drum na tubig. At pagkatapos nating ilagay si Silicron, ay agad po nating ihalo. Dahil sa sobrang mabaho si Silicron, ay dapat po tayo maglagay ng mask. At ito naman, ang isa ko pang ginagamit ay ang ating systemic insecticide na napakatindi din ang tama sa mga hoppers. 100 grams sa isang drum na tubig. As usual, ihahalo po natin kaagad. At ang katapusan na ilalagay ko ay ang ating foliar fertilizer, 200 ml sa isang drum na tubig. At pagkatapos nating ilagay ang ating foliar fertilizer, ay agad nating ihahalo. So kung nakikita po ninyo, kalahating drum pa lang yan, at mamaya pupunuin na natin yan. At ngayon ay magdadagdag na tayo ng tubig. Ulan mga buso, challenge naman to sa atin kasi mag-spray tayo na umuulan. Pero ang gagawin po natin, tatapusin ko muna yung ulan bago ako mag-spray. Kasi pabaon ito, kailangan pagkatapos ng ulan bago mag-spray. Kunti lang naman ang ulan eh. Maya-maya siguro tapos na ito. So ito, medyo humupa ng ulan. Maari na tayo mag-umpisa na mag-spray. So ang gagawin ko mga boss, ang paraan ko na pag-spray ay mula doon sa taas. Ganyan, pag ganyan yung yan, paraan ko na pag-spray pala niyan. Yan, pa-horizontal. Yan. Mula sa taas, papunta sa baba, pa ganyan. Yan. So, makikita niyo yan mamaya. Pag-spray ako yan. Para wala tayong ma-miss na kahit isang bulaklak. Pa ganyan yung style ko ng pag-spray, pa ganyan. So, hindi yung tulad ng iba, spray doon, pa ganyan. Spray naman doon. So, hindi yan balance. Kailangan pa mula sa taas, pa ganyan. Yan. Yan ang takbo ng spray natin yan. Pataas pababa. Tapos, papasokin natin yan sa loob. Yan. Kasi may mga bulaklak pa dyan sa loob. Kailangan ma-applyan din sila ng insecticide at fungicide para may protection naman lahat sila. So, kaikutan natin yan. Paganyan na paraan ng pag-spray. Paganyan. Horizontal. Yan. So, sa pag-spray pala mga boss, dapat meron kayo nito. Yan. So yan, gagamitin natin para maging safe naman na yung katawan natin sa ginagamit natin mga insecticide, kasi mahirap na magkasakit tayo mga boss. So ganyan pa rin ang diskarte natin mula taas hanggang pababa. So pa horizontal, tapos mamaya papasukit po natin yan. So napakalakas ng hangin ngayon mga boss, parang hindi makaporma yung buga ng sprayer po natin dahil sa lakas ng hangin. So, titingnan na lang natin na
kailangan matamaan talaga yung mga ulaklak po natin kasi importante ang spray na natin ngayon kasi pabaon po ito. So dapat lahat-lahat maya-treat po natin siya ng insecticide at fungicide para meron siya protection at panlaban po sa fungus kasi palaging na umuulan yung panahon po natin ngayon. So prevention is better than cure, kaya po ginagawa po natin ito, no, upang maproteksyonan yung ating mga bulaklak sa pagkasira. So napaka-importante kasi ito habang siya ay nagpapa-develop ng kanyang mga butil. So isang linggo na lang mga boss, kung mag-successful po itong ating pabaon na ginagawa sa kanya, so meron na tayong makikita mga butil nito pagkalipas ng isang linggo. So tulad ng sinasabi ko, prevention is better than cure, kaya ganyan din sa atin na nag-i-spray. So huwag niyong kalimutan na magsuot ng mga protective mask po natin at jacket habang nag-i-spray po tayo, dahil napaka-importante po ito para sa ating kalusugan. So prevention is better than cure. Mahirap na po na magkakasakit po tayo dahil sa mga ginagawa po natin. Sayang naman kung lahat ng mga pinagpagura natin, mga kinikita natin sa pagmamangga, kung mapunta lang naman sa mga doktor dahil po sa sakit na naidudulot po, no, ng mga pagginagawa po natin tulad ito na nag-i-spray po tayo ng mga chemicals. So ganyan lang po mga boss, may advice ko po sa inyo na proteksyonan nyo yung katawan po ninyo, hindi lang po na proteksyonan po natin yung mga mangga natin laban sa mga insekto, pati na yung mga katawan po natin proteksyonan din natin laban sa chemicals na ginagamit po natin. Pahinga muna mga boss, umulan. Kalakas ng ulan, nakatapos na kami mag-spray kalahati na. So nag-spray kami ulit mga boss pagkatapos ng ulan. So yung panahon po natin ngayon, medyo parang uulan pa siya ulit. So abangan nyo na lang mga boss kung ano pong epekto nito pagkatapos ng isang linggo. Titingnan po natin kung bubotel ba ito, itong ginagawa po natin kasi medyo masama pong panahon ngayon. No? Ito kasi yung pinaka kalaban po natin, eh. Yung full bloom na siya tapos ulan ng ulan. So karamihan dyan natitilgar po mga boss. So sana abangan nyo ang susunod po pong video na gagawin sa paghugas. Kung ito ba ay nagsuccessful, makikita po ninyo ito kung nagsuccessful po itong ginawa po natin o hindi. Ipapakita ko rin sa inyo mga boss kung nag-successful po ba ito o wala. So sana mapanood nyo ang susunod kong mga video. So hanggang dito na lang muna tayo mga boss. Salamat sa panonood. Sana may natutunan po kayo kahit konti. So God bless. Maraming salamat po.